ano ba yung sustansya talaga, bakit yung cross ay naging mahalagang doktrina sa Kristyanismo. Ang tawag natin doon ay redemptive work of Jesus Christ. Meron kasing ginawa si Jesus Christ sa cross na napakahalaga. Ano yon? Tinubos ang sangkatauhan sa kanilang kasalanan. Sa naganap yon? Doon sa cross. Kailan nangyari po yon? Nung siya ay mamatay sa cross ng Kalbaryo. Kaya nga yung fulfillment ng redemption ng tao, naganap yon sa cross. Kaya nga tayo, as a Christian, naniniwala tayo sa cross na walang nakabayubay. Bakit? Kasi nag-resurrect na eh. Nilibing na't muling nabuhay. Kaya nga sabi nila, Pastor, alin ba ang tamang cross? Yung crucifix o yung cross lang? Magkaiba kasi yung sermon. Ang crucifixion kasi merong nakabitin. Still dead. Nananatiling patay. Ngayon, kung yung simbol ng kamatayan sa cross, okay lang, walang problema doon. Pero kung doon sa literal na yon, doon sa material na yon, magkakaroon ka ng faith, ay useless. Bakit? Saan ka dapat magkaroon ng faith? Doon sa persona nung nabayubay sa cross, ang ating Panginoon si Kristo. Now, yung paniniwala mo sa Diyos, yung paniniwala mo sa salita, yung paniniwala mo sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, yun yung foundation ng Christian faith. Hindi tayo pwedeng lumampas doon. Kahit na sinong Kristiyano, yun ang pinaniniwalaan. So pagka pinaniniwalaan mo Biblia, naniniwala tayo sa Bible. So, ibig sabihin, ang Bible ay salita ng Diyos. Walang labis, walang kulang. Hindi ko pwedeng dagdagan. Ibig sabihin, ang Biblia, naniniwala tayo sa 66 books ng Bible. Ibig sabihin, kung 66 books ang Biblia, naniniwala tayo na walang contradicts ang Bible. Naniniwala tayo doon na walang mali ang Biblia. Sinasabi nila na merong mali ang Bible. Diba? Sinasabi ng mga kapatid natin Muslim, ang Bible mali. Eh kung mali pala ang Bible, eh bakit kumuha sila, nag-quote sila na mga salita sa Bible na nilagay sa Quran? Mali pala yun eh. Eh bakit sila kumuha? Actually, ang Quran, ang daming salita doon na nanggaling sa Biblia. So kung mali pala yun, ba't mo isusulat? Ba't ka kukuha ng reference sa isang maling libro? Eh tayo mga Kristiyano, hindi tayo naniniwala na ang Biblia ay mali. So naniniwala tayo na ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay meron lamang isang Diyos na ating pinaniniwalaan. Amen. So kung merong ama, merong anak na nagtubos ng kanyang buhay at kung merong salita ng Diyos, meron namang espiritu na naghinga, nag-inbred dun sa Word of God. Kaya nga dun sa Godhead, andun pa rin ang God the Father, andun pa rin ang Lord Jesus Christ, andun pa rin ang Holy Spirit. Bakit? Kasi sa Word of God, in-breath yun ng Holy Spirit. At dun sa resurrection ng ating Panginoon, meron ding trabaho ang banal na Espiritu doon. Bakit? Kasi ang Espiritu ng Diyos ang bumuhay sa ating Panginoon. Now, kung naniniwala tayo doon sa Diyos, sa salita, at sa ginawa ni Jesus Christ, bilang mga Kristiyano, bakit lumilitaw na marami mga Kristiyano ang nagiging unbeliever? Pwede ba mangyari maging unbeliever ng isang Kristiyano? Pwede ba? Sa anong kalagayan? Kasi dapat, pagka sinabi natin unbeliever kasi, sinasabi natin, ako naniniwala sa Diyos, pero bakit kaya may mga bagay sa sinasabi at ginagawa ng Diyos, minsan ang hindi natin pinaniniwala? So, magbibigay ako ng halimbawa na kahit na ang isang Kristiyano na nagsasabi na naniniwala sa Diyos ay lumilitaw sa harap ng Panginoon, wala siyang pananampalataya at wala siyang paniniwala. Magbibigay ako ng halimbawa sa lumang tipan at sa bagong tipan para maintindihan natin. Kasi ito yung pinakamahalagang bagay na maintindihan natin. Tayo bilang Kristiyano, alam ba natin ang ating kalagayan pala ay tumatayo na tayo o nangyayari na sa buhay natin
na tayo pala unbeliever na sa harap ng Diyos. Delikado yun. Diba? Bakit? Matthew 7:21-22. Diba? Ano ibig sabihin nun? Aba, sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Pero mga professing Christian sila. Bakit? Sabi niya, Lord, Lord, Lord. Sabi ni Lord sa kanila, hindi ko kayo kilala. Pero makikita natin, pinapahayag nila si Jesus bilang kanilang Panginoon, pero dininay sila natin Panginoon. Yun yung mahalagang bagay na dapat natin malaman na baka kala natin, Kristiyano tayo, ang totoo, ang believer pala.